Hoy, show na show. Ayun na. Ikayawi to, ha? Eto na, ikayawi. Pero anong hero ni Carlito? Sabi ni Trevor, anong hero mo, Carl? What? Well, Lancelot. No? Walang Lancelot, boss. Binan. Ewan ko lang. Barats? Ari, hindi. Barats, pwede siya mag-sustain. Ay! Okay. Basic lang. Basic. Sabi ni Carl, basic lang. Hindi ko na-expect ka na. Oo. Bane. Bane ni Carlito. Sabi ko na eh. May... So, bukod sa ano, sa Fredrin at Akai, may Bane na. May Bane. Nadagdag yung Bane. Retri, ayun lang. Ay, may dinig. Ayun ano lang. To, ah? Parang ang daming pwedeng ma-disable. Parang umititon si Kuya. Parang... Ang ganda lineup ng ano, ng Law. Ang sagot ng Law, ah. Ang ganda yung Digi kasi it negates the kick of the Cho. The setup of the Yuzong. Ang dami na nenegate. Pero kasi walang kabayas-bayas. Tingnan nyo naman ang audience prediction. All in, Philippines. Huwag na tayo maglokohan. 90, klaro ha, 95%. 95%. Ha? Sa kabilang support na 5%, kung sino man kayo, salamat. So kung pinag-usapan natin na yung Team Evo, dating pwedeng tawag sa kanila is Candy Comeback. So yung mga comeback din pala talaga, Carl Tizzy. Pwede, tingnan natin yung Bane. Yung Bane can actually clear the waves, clear the objectives clearly. At bagay sa laruan ni Carlito yan ngayon, yung Soak plus Retri tayo. Ayan na, oh, kita mo. Ginamit na si Sebastian, tinulungan pa ni Sanji. Okay, si Sanji, kalaban na si Aji. Oo. Naging G lang yun. Ito yung usualing papatan ngayon, ha? Si Valentina laban sa isang Eve. Si Sanji ngayon, men, sobrang commendable sa lahat ng mga player yan. Iba yung zone out na ginagawa. Tapos yung team fighting nila sa, ano ngayon, sa Echo. Oh, iba. Nagbabago din eh. Tapos, sabi nga ni Benting sa akin, nung kinausap. Dami kong kinausap, no? Hindi kasi close ka kasi. Oo. Oh, ganun talaga. Sabi ni Ben, tinanong ko si Benting sa akin. Ano sabi ni Ben? Sabi ni Benting, si Sanji, malakas talaga yan eh. Sabi niya, magaling kasi yan si Sanji, makipag 1v1. Mahilig siya doon, yung mga ganong klaseng mga engagements. Oo, kaya mahilig siya mga outtakes. So, kailangan mag-ingat ni Aji dito sa, ano, sa mid. Ayan na, sumusugod na tuloy yung Echo sa bottom lane. Umiinom na si Carlito ng, ano, ng orange, oh. Ayan, Carl Tizzy. Pero tama ka doon, kasi kung 1v1 ang pag-usapan, kailangan mo talaga lumamang sa isang Valentina. Oo, sa banda 101. Pero kasi, pinag-usapan natin is yung lineup ng Evo. Yung Digi can really make a difference sa laban na to. Masaktuan lang ni Nomnim yung time journey. Kasi yung damage output ng Evo dito can last up until the late game. Eh. May Claude, may Valentina pa sila. So, very crucial yung time journey in this game. So, in the long run, ang pwede isipin ni Echo is bawasan natin yung capability na makaabot sila doon. Oo, kailangan tapusin na nila agad doon. Okay, unang turtle ngayon na gusto nilang kunin. Pero si ang magandang pwesto na ginagawa ni Oppo tsaka ni Your Name, ha? Okay, classic Echo. Classic Echo na turtle priority ang kanilang gusto. Babanatan na si Your Name. At ayun, siniba siya ni Yawi. Pero sabi ng Echo, kunin na lang natin yung mga heroes. Si Carl ay mawawala habang si Oppo naman ang mapupuruan ni Sanji. Oop, at abot. Ni Sanpor. The San duo doing the work. As Echo will take that 2-1. Kill victory sa unang laban. Pinag-uusapan natin ang negation ng isang Digi or ni Nomnim kaso sa mismong setup na ginawa ng Evo, si Echo or baka ang pwestuhan ni Yawi ay hindi nakuha ng magandang setup si Aji. Doon pa lang, medyo nalugi sila kung sino paspatan nila doon sa gilid. Eh, Gulls, magaling talaga yung Echo pagdating sa... Meron kasi nga eh, meron na akong tawag sa galaw ng Echo. Kanina sinasabi ko yun eh. Ano ba? Stun Retri. Yung combo, no? Oo, kapag ano. Pero ang ire-retri... Yung objective, pag in-stun yung battery holder ng kalaban, yan na si Carl. Eh, tara mo, sa stun na ni Sanji. Oh, di ba, Carl? Hindi na kailangan ng stun. Hindi na, ginamit na lang yung Shark. Oh, Yawi. Okay, pulado ngayon si Aji. Babaratang Yawi. Magbaback muna ang Echo. Iba yung Echo ngayon. Knowing na si Carl Tizzy gumamit ng isang Bane. Oh. Kung zone out at team fight, ang dami na bibigay ng pwesto ni Sanji. Hindi makakuha ng magandang angulo dito si, ano, si Oppor. Biruin mo, ano pa yan, ha? Martis. Oo, na may anti-CC. Uh-oh. Tsaka ito yung maganda sa isang Bane, no? Mataas ang kanyang spam capability. Oo. Dahil sa Splash Island, sa Splash Damage, yung kanyang passive na nagsa-splash,
it really gives Echo the opportunity to defend the game, kalalo na kapag nag-push yung Evo. So, if ever, kailangan mapatay nila si Carl para makuha nila yung magandang push kasi Claude sila eh. Well, kung pag-uusapan natin yung push, kailangan nila malapit ang equipment dito. So, kung si Claude, well, sabi mo nga, medyo late game ang capability ngayon ng Evo. So, as far as, well, defensive, may steel like plates pala nakuha nila. More on a defensive passive ang ginagawa ngayon ng Evo against Echo. So, kung kailangan nila mag-clear ng lanes, kailangan sila pumili ng isang lane para doon ma-occupy ang Echo para yun ang i-clear. Tingnan natin kung ma-occupy ba sila. Unang tatamaan dito ang Digi, Blazing Duet. Oy, White Crystal. Ay, Blazing ba? Duet tuloy, Times Journey. Times Journey. The Blazing Duet pala si Biston, pero nice Times Journey para maka-out ang Digi. Out na rin si Biston. So Echo is taking control, driving this game sa early stages ng laban. Oh, Benecuti, sinubukan ko dito ng isa, pero down. Biston, nakuha doon na sa ilalim ng Tori. Oh. Masyadong malalim si Benny. Na masyadong malalim. Kinulang doon sa kuha sa huli ni Yawi. Meanwhile, kung makikita mo ang Echo, still prioritizing the turtle. Isa to sa strength talaga ng Echo dahil objective ang lagi nilang gusto. Pero iba rin ang Sanji Yawi, taking down heroes slowly but surely sa laban na to. Tatlo ngayon ang nasa gitna, boy, pero si Carl, dito na ang dragon. Sino tatamaan? See your name. Ganda na petrify ni Sanford. Hindi mo na sinubukan niya kunin doon sa likod si ano eh, si Benny, kaso hindi na naabot yung space. Yeah. Sa gilid. Pero ngayon, another free turtle for Echo. Hindi mo na pwede makalapit ng Evo. Nako, unti-unti nang mapupunta sa Echo. Unti-unti na nila. Kumbaga, kung sinasabi nating itong unang ulam ng Echo sa laban na to, tapos na yung appetizer. Ito yung possible na maging unang ano eh, no? Number one on the food chain na pwede gawin ni Echo. Kumbaga sa dish, main dish na tayo. Lamang na eh. 1.8 na eh. Sa ganitong lead na... Oo, na-serve na yung appetizer eh. Nakapag-pika-pika na eh. So, pwede ito maging dessert. Oo. Oh, Bisto, no? Nag-blazing to it. Kaso walang alay na follow-up. Kulang pa yung damage. Kailangan pa mag-farm dito ng Evo. So, pwede na nating sabihin na nagiging one-sided yung first 5 minutes ng laro. Look at the gold lead. 1.7. Hindi rin naman ganun kalayo yung sa Marksman though, pero ang laking bagay nitong 1.7. Especially na Echo ang laging nagdidikta ng laban. Kung basta may Demon Hunter Sword onto Claude or kay Biston, so they could rely on the damage pero not for long dahil kailangan ma-activate ang dalawa. Meanwhile, ang bottom line ang inaay ngayon ng Echo, malapit natin sila makuha ng isa, pero Sanji dito, low on mana, pwedeng makita to ni Biston na pwedeng kunin. Art of Thievery na lang muna gagamitin. So pinapalawi lang muna mga member ng Echo. Maasa lang muna. Sa late game investment, ang Evo, pinapatagal ang main dish. Kumbaga, na-serve yung appetizer ng maganda, pero yung main dish, ang tagal. Inaabot ng mga 40 minutes. Nag-appetizer pa lang si Evos. Hinaharangan siya ni Echo para makapunta sa breakfast. Nakapunta sa breakfast. Masyadong malayo eh. Pero okay lang, they're trying to balance it from 1.8 to 1.5k. So they're trying to eye for a push. Pero gusto lang makuha ditong isa, I see... Sa top lane si Sanford. Kulang yung damage. Kulang pa. Kulang yung damage pa ng Evo dito. Na kay Biston lang talaga ang bola in the damage department. At magmukha magbaback pa si Biston dahil alam niyang nandun si Yawi. Libreng Torre na, finally. Makakuha na ng first tower ang Echo. This will amplify the gold lead. Increase the gold lead, I mean, ng 2K. 2K ahead, naka-push. So, freely now, si Evo, pwede nilang i-contest ng turtle kaso kakailangan nila mag-clear din sa baba. So, ngayon, dalawa lang ang naiiwan. Obviously, Echo takes another turtle. Mukhang hindi nakakayanin. Echo, sumubok dito ng initiation si Sanji kay Upper. At ganun-ganun lang, that is Sanji taking a solo kill. At eto na si Carl, nagpapato na ng mga patubig. At umi-splash pa, Echo now. We'll get the tower in the top. Still a good decision for Evo. So desperately, they're trying to look for a wave to clear. Kaso ang problema dito, binibigyan ng sakit ng ulo ang side ng Evo sa ginagawa ng Echo. Push sa taas, may kill dito. At sa kalamangan ni Sanji, ang sakit na ng poke na ng Void Crystals na ngayon. Tinan mo, ang daming lumalayo. Ayan, no? Oo, 4-0 na si Sanji. Tama nga si Bentings. Iba nga si Sanji ngayon. Men, nung Grand Finals, ano na, ang galing niya din ng Grand Finals. Naalala mo yung dinudge niya yung mga skill ng Lancelot gamit yung Parsa. Ang galing nun. Ibang iwas, iba yung... Oo, Parsa lang siya nun ha. Usually, Lancelot madaling mauli yung Parsa pero siya, nadadudge niya.
with the 4-0-1, pwede mong sabihin na si Sanji ngayon yung siya yung may killer instinct ngayon sa side ng Echo. Sa meta ngayon ha, siya ang feeling ko ang kailangan bantayan. Tignan mo yung galaw niya oh. Ang galing pumuesto. Na solo kill niya yung XP laner. Tapos mage siya. So, pwede mong actually iwasan kung si Oper lang yung kalaban mo. Kaso, yun ang problema lang dito, yung hapdi ng poke ng isang Eve Dawn na kay Sanji pa to. Ang hirap iwasan, ang hirap makapwesto. Kasi si Aji, sinusubukan talaga ko yung ultimate ni Sanji. So, ang problem is, kung magamit na yun or ma-force out siya, walang pang setup yung Evo sa mga itong T-fights. Mabibitin yung Evo. This time, makikita natin na para bang sa ginagawa ng Echo, ang laking relevancy ang nagagawa ng isang mage laner na kasing lupet ni Sanji. May sipa na gagawin si Yawi. But Aji will go for the counter at ayun, yun yung classic Echo. Ikaw mo kasi magkaka-lord. Ikaw mo, bigla mo nalang bigla. Nangalahati, humapdi ang strike ng Echo doon. Clearly giving them a path para sa unang lord ng game na to. So right now, Evo could be desperately getting for the defense items. Pero si Your Name, sinusubukan ding. Kumuha ng magandang pwesto. Lord on half HP. Carl TZ, masisecure. But Sanford, Black Dragon for Manjin. Okay, Blazing Duet. Ito na yung totoo. Finally, makakuha si Your Name dito na magandang lord. Dapat si Sanji ay buhay pa rin. Habang maiiwan naman si Biston. At ayun, ini-splash island ni Carl TZ. Sabay si Benny Cutie kung may creep walk. May onting void crystal. So gagawin Sanji. Mag-comeback na this time ang Echo. Nakuha man ng Evo ang Lord, nakuha naman ng Hero ang Echo. Sustain man nila ang laban na yon, but on point ang retribution ni Your Name. Ang nangyari lang dito, kakailangan nilang mag-double time, mag-push din sa baba. So the problem is also yung mid lane din ng side ng Evo. So with that way, sa items pa lang, it's more on the defense sustain dahil may Guardian Helmet na nga din si Your Name. But in terms of damage, ang makikita natin pwedeng maging present dito ay si Biston at si Oper. Oo. May damage output na si Biston dahil sa kanyang DHS plus Golden Staff combo. Pero kasi yung setup ng galaw ni Sanji yung namamayagpag dito. Kamuntika na siya doon. Bawal lang manggigil ata si na Oper. Kailangan nilang mahuli. Ang problem ng Evo, kailangan mahuli si Sanji. Pag buhay si Sanji, buhay ang Echo eh. Oo, buhay ang Echo. So, kailangan nilang makuha ng magandang angle. Either they can rely on Oper or we haven't seen Nomni masyado nag-utilize yung Times Journey din masyado eh. Tsaka 0-0-0 din yung Digi pala. Oo, yun nga. We were trying to actually emphasize. Kailangan yata lumapit tapos mag-give ng kill eh, no? Si Nomni, kailangan at least may mag-provide yung vision. Pwede. Kasi hindi siya namamatay eh. Either force out one from Echo dahil kailangan nila makuha si Sanji dahil meron sila Times Journey, or well, kung passively, ang daming kinukuha ang angulo ni Yawin na ihirapan sila makuha ng kumaga follow-up from Evo. Oh my. Nomnim, this time, this Digipick is really having a hard time to give space, but at least nandun yung Times Journey. 12 minutes in this game. Ito na yung classic Echo lineup, but then again, may late game kasi on this Claude. So Echo needs to be wary para sa mga pwedeng mangyari at hindi rin basta makakapag-setup si Yawi. So hihinga muna ang Evo. Nakakapag-galaw pa naman ang Loud dito. Konti na lang ay makukuha nila yung full potential ng kanilang Claude. Well, speaking of full potential, Corrosion Sight is present. Ayan na nga, Yawi flicker and combo with the Jeet Kune Do. Carl TZ, nakuha na nga si Aji down on that initiation. As Biston will clear out the waves. Si Nomnim ngayon, mapapagamit ba ng Time Journey? Hindi, nako. Nadadaan talaga ang Evo dito sa poke. Pero hirap ang Echo dito kasi kailangan ma-wipe out nila para makapag-push sila eh. The presence also ng late game can be respected din sa side ng mga Orcas. Although, yung positioning ni Nomnim, may hesitation din siya kung sinuunahin natin sa side ng Echo eh. Pwedeng mauna nga niya si Yawi, kaso yung pwedeng maging ganti sa kanila dito, pwede din siyang ma-burst down. Patuloy ito, may naliligaw sa taas. Si Nomnim, pinag-uusapan pa lang natin. But second order game is present for Echo. Another Echo Express. Oh. Sipa na naman, tatamaan dito si Your Name. Si Your Name ngayon ang mawawala. At finally, nag-pop, nakalipad si Benny Cutie. At ayun na nga, may kill participation na si Nomnim. Habang si Oper, kinikill participate din si Sanji. Hindi pa rin mauhuli talaga si Sanji Boy. Walang deaths ang dalawang Sansan duo. Now onto the side of Echo.
medyo makalat yung initiation ng Evo na yun, all over the place. And now, another free Lord for Echo na pwede makapag-push. It's just Team Echo owning the micro mechanics ng laban na to, na naliligaw ang Evo. Tama ka, na nagiging makalat yung decision making ng Evo. Well, for me, hindi nila na-utilize ng tama yung Digi sa game. Hindi nakapag-spam yung Digi ng mga bombs. Yep. Siguro para mahuli si Benny, makalamang si Biston agad. And yung vision na sana napoprovide ng isang Digi, kulang. Kaya nakakagalaw ang Echo. So kung walang vision, wala rin information ang side ng Evo. Back on the instant replay, paano nga ba? Medyo all over the place ang ating Team Laos sa laban na to. But also the time, nakalipad si Bagyong Benny to also poke everybody going back to the base. So naging problema din dito kung sino una. And they tried to book on Sanji. Nasabi mo nga yung primary target ng Evo para nga matrim down ang damage output ng Orcas. Okay, real world manipulation coming up from Sanji. Time's journey to counter go, pero poke lang yon para makapag-push ang Echo. And now they will wait out for the Lord in the top lane. They will join this Lord dahil nakasabay ang, nakashove ang minions sa bottom lane. At mukhang ipupush pa nila yung mid lane. May gustong ulihin si Yawi dito. Naglabas na ng mga Sharkbait. Sharkbait! Ang side ng Echo. Babasagi na ba nila ang Tore? Pasok ngayon ang Dragon. Dragon, uwaa naman this time para kay Sanford. Ikot para kay Biston, pero kalahi agad ang buhay niya. Binabanatan lang ng mga cannons. That claw cannon, the splash damage output mura kay Carl Tizzy ang nagbibigay sa Echo ng opportunity to also push this mid lane. And Echo, slowly but surely, winning this game, trying to win this game right here, right now. Kaya ba nila mag-push ang bottom? Sipa naman mula kay Yawi. Tatlo ang wala sa side ng Evo. And Echo, at doon natapos ang main course. Echo wins. The killer Orcas takes their first point sa MSC.